Hindi sa lahat ng pagkakataon kung sino ang nagrereklamo, siya ang dehado, lalo na kung nagugat ang sumbong sa isang viral post sa social media. Importante na tinitimbang ito ng mabuti. Papalod lang ako, dami na kapag ito siya sabi niya, lahat, iligal. At siya gusto akong tumaan dyan, pakod na yan. Mukhang desperado sa saklolo ang delivery rider na si Sandy Rekla sa nag-viral niyang video sa social media. Pumaparada lang daw siya para magpa-load sa convenience store nang tikita ng enforcer na si Teoderico Priano at ang nilagay pang violation sa kanya, reckless driving. Yung pagpasok ko po, nandun po sila sa buhay ko, ang dami nila nakatayo. Ginawa ko, lumagpas po ako ng parking kasi doon po ako mag-park sa unahan nila. Biglang yung pinara, sabi niya tinatawag ko doon, no? Tapos biglang yung kinuha lisensya. Sagot ni Teoderico, lumang palusot na yan ang mga motor na gustong shortcut sa lugar. Pero ang tanong, bakit si Sandy lang ang sinita? Hindi ko naman po nakita kung paano nakarating yung motor dyan. So therefore, sir, dapat yung mga nakamotor na yan, titikitan. From now on, maglagay kayo ng karatula na bawal na ang dumaan dito, bawal na pumasok ang mga motor dito para maging patas. Opo, advice ko po. Isa pa, mukhang hindi rin tamang hinatol na paglabag kay Sandy. Dapat, sir, no entry o illegal entry. Kasi po yung reckless po, sir, pwede po siya kasi pumasok doon, sir. Nilagay niya po sa alanganin ang buhay ng taong naglalakad doon. At ang buhay niya po. Hindi ko po maintindihan. Pasensya na po kayo, sir. Pero muli kong binalikan si Sandy. Kung talagang magpapaload lang siya sa nasabing convenience store, bakit hindi siya pumarada rito sa halip? Bakit siya lumampas? Now, pakita natin yung screenshot nung 7-Eleven. Ayan. Bakante. Okay, maluwang na maluwang. Kasi nailan po ako, sir, idol. Kasi nandyan po sila. Ang dami po nila. Di ba, mahilig ka naman mamiloso po. Di mamiloso po ka. May motor dito, kaya nagpapag din ako rito. So, hindi to bawal. O, di ba? Gate pa ng traffic enforcer. Patatawarin naman talaga sana niya ang rider. At pinakiusapan niya ako na tanungin sa rider kung bakit siya tinuluyang matikitan. Tinago ko na yung panikit po. Bakit po kaya siya tinikitan? Pakitanong niyo po. God bless yan, sir. Okay, sige. Sandy, para maging fair talaga tayo rito. Sinususulan po siya, sir, idol. Sinususulan siya. Natuluyan mo na yan. Yung mga anak ko, durug na. Sir, nagtatrabaho lang po ako. Hindi ako namumutok. Sir Sandy, baka pwede pakibura na po yung post niyo. Sinibigyan po, sir, idol. Total, sir. Matatabla na po yung ticket niyo, eh. No, ingat po, sir, kayo. Idol talaga kita, sir. Hindi ka bayan, sir. Parehas ka talaga. Thank you, I po, love sir. You, idol. God bless. Thank you po. God bless po, sir. Mismong city administrator na lang para niya aki ang tutulong para matablang ticket kay Sandy. Paalala rin natin sa lahat, huwag gaya-gaya sa alam namang mali at lagi maging mapanuri sa mga posts sa social media. May mga lumulundag dyan sa tulay, ilumundag na rin ako sa tulay. Dapat open-minded tayo para naman malaman natin kung ano talaga yung totoo.